Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below. And you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Maraming salamat, Ana. Maraming salamat, Attorney Faye. Welcome to my home. Thank you, Kito Boy. Diretso na tayo. Nag-meet kayo ni Kit October of last year, 2021. Ito ang aming alam, ito ang aming nababasa. Pagkatapos, by December, via IG, you announced that you were officially together. Gusto namin malaman, how was this 4-month relationship like? Actually, maganda naman yung starting namin ni Kit. Siya yung nag-message sa IG. Mm-mm. Anong message? Hi, hello, gusto kong makipagkilala. You know? Did you know each other even before he messaged? No. So that was the first time na nakita mo. Okay, so what was the message? It's an emoji. Sinagot mo kaagad? Opo. Alright. Hindi kaagad. Parang nakita ko lang. Mm-hmm. Tapos, yun nga po, naka-follow siya sa akin. That time, I'm looking for a date, actually. Kasi single ka? Mm-hmm. Alright. Okay. So, nakita mo Kit Thompson. Mm-hmm. You got excited. Mm-hmm. Type mo siya? Mm-mm. Pero, may pagka-ano, kala ko, he's gay. So, paano? Sinek ko muna bago ko siya i-follow back. Through my friend. Okay. Mm-hmm. And then what happened? And then, sabi ng friend ko nga na straight yan. Tapos, yun na, pinalo back ko na siya. And then, yung nag-story na ako, siya yung pinakaunang-unang nag-comment ng emoji heart sa picture ko. Okay. So, dito muna kayo nag-usap? Mm-hmm. Sa Instagram. How long was that? And what were the conversations like? Kasi, tapos na yung emoji, di ba? Mm-hmm. So, nagpa-private message na. Mm-hmm. Sa IG pa din. Hindi pa rin kami nagbibigay ng number. Mm-hmm. Sa IG okay. pa din. So, parang getting to know each other. Ano yung mga gusto mo, gawin, food. Mga typical questions. Pero direct messages na ito. Mm-hmm. How long did it take for you guys to actually see each other? 2 weeks. Okay. 2 weeks? 3 weeks, I think. Mm-hmm. Okay. 3 weeks. Ano pa? I mean, how was it? Naligaw ka agad? Nagparamdam ka agad? Single first, ka, sabi mo, di ba? First niya niya akong pumunta ng Siargao agad. At ang sagot mo? Sabi ko, gusto ko kasi hindi pa ako nakapunta ng Siargao. Oh, tinanong niya ako kung makapunta na ako ng Siargao. Sabi ko, hindi pa. Pero I'm planning to visit. Tapos, sabi nga niya, kung gusto mo po, doon tayo magkita. Parang first date. Right. Ganyan, first met. Did it happen? Hindi. Hindi rin siya nangyari. Kasi nagkaroon siya ng trabaho, nagkaroon din ako ng trabaho. So, wala rin kaming time. October pa rin ito? October pa din. Pagkatapos? Anong nangyari? And then, pagkatapos, gusto niya na akong makita. Busy pa ako. Tapos, nagkaroon siya ng shooting. Nakalock-in siya sa Tagaytay. I'm from Cavite kasi. So, sabi niya, after ng shooting niya, baka pwede akong pumunta na sa'yo. Gustong-gusto niya na talaga akong makita. Okay. Ako naman, parang, syempre, sa Instagram ko lang siya nakilala eh. Diba? So, parang, nandun yung limit ko pa. Di ko pa siya masyado talagang kinakausap. And then, nung gabi, nag-text siya sa akin na, yan, nagbigay na kami ng number nun, of course. Nag-text siya sa akin na, tapos na yung shooting ko, sumudan ang kita dyan, dala kita ng food. Dala siya ng food, sa bahay ko mismo. Pumunta siya ng bahay ko. Pinayagan ko siya. How was that first meeting? Okay naman. Madaldal siya, makwento siya. Nashock siya sa akin kasi kala niya na isnabera ako or maarte, ganyan. Nagulat siya. Cowboy ako. Makwento din.
Kumain lang kami ng McDo. May dala siyang McDo. Favorite ko yung barbecue na na price. Dala niya. Mm-hmm. Ayun, kumain kami. Kwentuhan. Umakyat siya ng ligaw, ika nga, sa bahay ninyo? Hindi pa ligaw yun eh. Ay, hindi pa. Hindi pa siya naniligaw. Yung first met namin eh. Okay, alright. Yung first met pa. Pero alam mo, Ana, na alam mo may gusto sa'yo, si Kit. O wala pa. Kasi in your conversations, you would know. I think, feel ko na. Feel ko na. Oo. Pero para sa'yo, hindi pa yun ang pag-uumpisa ng ligaw. Ligawan. Pumunta siya ng bahay, pumasok siya ng bahay ninyo. Mm-hmm. At kayo ngay kumain. And then, what were you talking about? Sa trabaho, siyempre, parehas kami na sa showbiz. Yung trabaho niya, trabaho ko. Tapos, yung pass ko din. Medyo malalim yung naging kwentuhan namin. How many hours was this meeting? It's like, mga 6 hours din. Okay. Yeah. So, napag-usapan niya, napag-usapan niyo yung nakaraan niya, nakaraan mo. Mm-hmm. To be very specific, kasi attorney, napapag-usapan ito dito sa kasong ito eh. Mm-hmm. So, diretsa ito, anong past niya ang pinag-usapan ninyo? Yung pwede lang, malaman namin. Mga karelasyon niya? Mm-mm. Okay. Mga karelasyon niya, kung ano yung nangyari sa ex niya, bakit siya iniwan, mga ganyan, mga naging buhay niya sa States, kaya siya napunta sa States. Pagdating sa'yo, first meeting, did you tell him na in 2017 you got married and you separated in 2018? Yeah. Paano mo sinabi? At ano ang reaction niya? Actually, he know me pa before. And he know my ex then. Kasi yung ex niya, nakakasama yung ex-husband ko before. They going out. Saan? Sa Amerika o dito? No, dito sa Pilipinas. Okay. So parang small world na parang... Ako, hindi ko sila kilala. Pero sila, kilala nila ako. Sandali. So nung nag-message siya sa IG mo, kilala ka niya? Mm-hmm. Alright, dahil yung ex niya, kaibigan ng ex mo. Mm-hmm. Anong sinabi mo sa kanya? That you were married? Or are you married, Ana? Before, yeah. Kinasal ako noon. Dito sa Pilipinas? Sa States po. Ah, sa States. Mm-hmm. Okay. You got married in 2017. Tama yung mga nababasa namin? Apo, 2017. And then, 2018 January, naghiwalay na kami. Klaro lang. Marami akong nababasa. Iniwan ka ba o ikaw ang nang iwan? Sa ex-husband ko? Ako yung nang iwan. Okay, alright. So, ano ang reaksyon ni Kit nung sinabi mo itong nakaraan mong ito? Na-shock siya. Mm-mm. Mm-hmm. Na-shock siya kasi... Okay. Alam niya na yung story namin ng ex ko is malalim. Baga, kasi nga, nagkukwento yung ex niya. Hindi ko alam ba't nakukwento, pero... Ah, so magkilala siya... Magkilala si Kit at ang asawa, ang ex-husband mo. No, yung girlfriend niya. Opo. So, napapag-usapan ka. Oo. Na-shock siya na malalim yung relasyon. Mm-mm. Kasi alam na niya na you had an ex-husband. Mm-hmm. Because nga, of the ex of your ex. Yes. Because his ex knew or knows, hanggang ngayon naman yan, present tense, di ba? Mm-hmm. Kilala ng ex niya ang ex husband mo. Apo. So, paano yun? Paano, anong klaseng pag-uusap ang naganap? Nagsabi kasi siya sa akin na kilala ko sila. Nagulat ako sa kanya. Bakit? Ako kasi yung ex mo, nakakasama niya yung ex mo before. Ano yung ibig sabihin ng nakakasama? Nanligaw? Nagkarelasyon? No, hindi. Magkaibigan lang? Magkaibigan lang. Okay. So, anong reaction mo nung sinabi niyang kilala ko si... Nagulat ako. Sabi ko, wow, small world. So, kilala mo ako. Sabi, hindi kita totally kilala. Kilala lang kita dahil nakukwento ka ng ex ko. Ano daw ang sinasabi ng ex mo tungkol sa'yo? Nasabi ba ni Kit? Actually, ano? Nag-cheat kasi sa akin yung ex-husband ko eh. Dito pa sa Pilipinas? Oo. Because your ex-husband so, is now in the US. He's still here. He's here. He's okay. Running for... Ah, okay. Mm-hmm. Pero, you got married in the US. Yeah. Why so? Paano nangyari? Hindi talaga siya, Tito Boy, hindi siya sinet na na kasal sa Amerika. It's a surprise wedding. Nandun kami for vacation.
And then sabi niya, papakasalan na kita. Tapos, parang ito, nag-uusap kami, kinabukasan, kinasal na kami. How old were you in 2017? 2017, I'm 25. Yeah. Okay. 25. So you went to the States for a vacation, nag-usap ngayon, nagpakasal, kinabukasan. Ganun siya. Kaya nung kinasal kami, mahal ko siya, pero kasi meron na kaming issues eh. I want to ano na eh. Parang, so ko na talagang umalis sa kanya. So ko na siyang, so ko na makipaghiwalay sa kanya. And he knows that. And was that the reason why he asked you to marry him? Dahil alam niyang ayaw mo na. Mm-hmm. Kahit nasa Amerika kayo. Mm-hmm. Alright. So, balik tayo kay Kit. Na-surprise ka. May sinabi ka kanina na na-shock si Kit. Saan siya na-shock? Na kinasal ko. Sabi niya, hindi daw niya nakikita yun sa akin. Parang hindi niya na... So yung kwento ng ex niya tungkol sa'yo did not include that detail that you got married. Mm-hmm. Parang ganun. Parang ganun. So na-surprise siya na nagpakasal ka pala. Mm-hmm. Kahit kilala niya si Renan, hindi niya alam na nagpakasal kayo. Hindi. Alright. So nalaman niya na... Kasal ka, nagkaroon ka ng asawa, although hiwalay ka na noon, ano ang kanyang reaction? Reaction niya, ano lang, basta sabi lang niya na, oh, kinasal ka na pala. Di alata ah. Yun lang yung sabi niya sa akin. Okay. Sabi ko, pero matagal na yun. Okay. Maayos ba kayo ni Renan? Ngayon? Magkaibigan niya. Magkaibigan kayo? Mm-hmm. Anong reaction niya sa incident na ito? Galit. Because I would imagine that they are friends. Uh-oh. May connection eh. Yeah. Uh-oh. Galit. Galit siya kay Kit. Mm-hmm. Okay, nakapag-usap kayo. Mm-mm. After the incident. Yeah, but even before that, halimbawa, okay, so we're talking about October, November, you were still talking. Kailan nag-umpisa manligaw si Kit? After nun, pupunta niya sa bahay. Paano manligaw si Kit? Nagtanong siya kung, yun nga, na pwede bakit nang ligawan. Mag-aantay ako kahit gano'ng katagal. Kasi naging open ako sa kanya, Tito Boy, that night sa bahay ko. Sabi ko sa kanya, sabi ko, yes, I'm looking for a date. Pero ang priority ko is career talaga muna. Sabi ko, di pa ako interesado sa talagang serious relationship. At ang sabi niya? Sabi niya, okay, pero alam mo naman na may... Alam mo yun, na may gusto ako sa'yo. Na gusto kitang makilala. May hindi ako nag-garage, ganyan, mag-aantay ako. So parang naging magkaibigan lang kami that night. Nag-uusap okay. lang kami. Alright. And then, yung kinabukasan na, yun na, nagtanong na siya sa akin kung pwede siya manligaw. Okay. Paano siya nanligaw? Tawag, text. Mm-hmm. Okay. Tawag, text. Araw-araw ito. Nanimiss niya daw ako, mga ganyan agad. How were you responding to him? Paano ba? Nagpakita ka rin na may pag-asa siya? No. Inano ko na nga siya eh. Parang, inano ko na siya eh. Di sa nireject. Parang, friends muna. Directly na, magkaibigan muna tayo. Kasi bago eh. Ang bago lang talaga. Sobrang, sobrang bago, Tito Boy. Nabibigla ako. He's nice. Sobrang, okay naman siya, mabait siya. Kaya lang ang bilis. Naramdaman ko na bibilisan ako. So, sabi ko sa kanya, kaibigan muna tayo. So, limit lang ako mag-reply. Limit lang akong sumagot ng calls. Mga ganyan siya. Ang dami niyang text, ganyan, ganyan. Tapos, may message siya na, please give me a chance. This then is sometime what? November towards December na ito? October pa din to eh. Ah, October pa rin. Mag-November okay. na siguro. Oo. Pero araw-araw ito? Oo. Araw-araw. So, nung sinabi niya, please give me a chance, anong sagot mo? Pag-iisipan ko. Isip ako 3 days. Mm-hmm. Kasi trabaho ako noon, may shooting ako out of town. And then, yung pag-uwi ko, ayun, nag-date na kami. Anong ibig sabihin yan? Sinagot mo na siya?
Hindi pa. Binigyan mo lamang ng pag-asa dahil pumayag kang makipag-date. Mm-hmm. Okay, alright. Hindi pa kami. November 8, naging kami. Paano nangyari yun? I mean, what was it? I mean, was it a date? Was it a dinner? Tito ba dinala niya ako sa bahay nila, sa Pampanga, sa mom niya, yung dad niya, na-meet ko yung parents niya. Hindi pa kami. Mm-hmm. I mean, I want you to meet my mom and my dad. Gusto ko itang makilala nila. Nililigawan ka pa lang. Uh-huh. Hindi pa kayo. Hindi pa November 8 ito. Hindi pa. Alright. Tinanong mo ba kung bakit ipinakilala ka niya sa kanyang mga magulang? Mm-mm. Sabi ko, nagulat ako, nashock ako kasi ang bilis nga. Tapos, sabi ko sa kanya, pwede bang ngayon? Sabi niya, bakit? I like you. Alam mo, may feelings na ako sa'yo. Gusto ko makilala ka na ng parents ko. Ayaw mo ba? Of course, sabi, di ba? Hmm. Sabi ko, oh, okay, sige. At this point, Anna, what did you like about him? Ano siya? Tapos, yeah, sweet. You know, in conversations like this, kahit pabiro, natanong ba siya kung ipinapakilala niya lahat ang kanyang girlfriend sa kanyang parents? Hindi ko siya tinanong. Walang ganun. At wala rin siyang sinabi that you were so special that he decided to bring you to Pampanga para makilala ng kanyang mga magulang. Mm. Wala naman. Okay. Wala kasi meron akong mga nabasa na sobrang mahal na mahal ka raw ni Kit. As a matter of fact, you know, he spoke to his parents. Sana tama yung aking recollection. Balak daw talaga niyang pakasalan ka. Did you know that? Yes, Tito Boy. I know that. Sinabi niya sa'yo. Yes, Tito Boy. Na kahit sa maikling panahon, he wanted to marry you. Mm-hmm. November pa lang. Sinasabi na niya. Mm-hmm. Okay, so November 8, you officially became together. Kumusta ang buhay? Happy kami yung dalawa. Kakasundo kami sa lahat. Food, workout, trabaho. And then, kasi may mga ibang negosyo din ako. Like, nag-ahente kasi rin ako, Tito Boy. Ng mga sasakyan, gumagawa ako ng mga coffee. Parang mga ganyan. And you have a restaurant? May restaurant ako. Kasi, he's an actor, di ba? So, parang, gusto ko, artista tayo, yes, pero meron pa rin tayong ibang ginagawa, di ba? Paano pag wala tayong trabaho? Inaano ko sa kanya. So, parang, hinihila ko siya ng, kaya mo naman maggawa ng iba pang negosyo, sumutulungan kita. Yung mga ganon. Noong kami nagkakasundo. And you had plans. You talked about, you know, the future. Yeah. Building a family. Magpatayo ng bahay. Just like, you mm-hmm. know, just like partners. Just like lovers. Pinagdaanan niyo yun. Yung mga pag-uusap na ganun. Mm-hmm. Mga pangarap natin. Mm-hmm. So, happy. Happy. Okay. And then, December, you decided to come out in the open. Yeah. Via an IG post. Tama? Mm-hmm. How was it like? I mean, was it a mutual decision na ipaalam na natin? Ang totoo, Tito Boy, ayoko i-public yung relationship namin. Kasi, mas gusto ko yung, kasi, sa Pasko kasi masyado kaming public eh. Tapos, wasak naman pala. Wasak talaga kami. Sobrang magulo yung relasyon namin. Hindi siya happy, hindi siya healthy. You're talking about that? Your relationship with your ex. Okay. So, sinabi ko sa kanya, kung talagang magiging girlfriend, boyfriend, official tayo. Private natin. Sabi ko, mas okay yun. Mas nagugustuhan ko. I think that's what I need and you also. Kasi ganun din yung kanya. Magulo din eh. And then, I don't know, one time, bigla na lang. Actually, nag-aanuhan lang sila ng kaibigan ko na parang, oh, sige nga, kung mahal mo si Anna, i-public mo na nga. O, pwede mo siya pinapublic. Hindi, gusto ko talaga i-public si Anna. Gusto naman talaga niya. Ako lang yung nagpipigil. Kasi I want to, yung private niya na parang kami lang, close friends lang, ganyan. What was the post like? First date. Ah, okay. But that picture, yung unang date talaga namin. Pero that was his way of saying, ito, this is our first date. Mm-hmm. Nashock ka, pero hindi ka nagalit. Hindi naman. So, it became common knowledge sa inyong mga kaibigan that you guys were together. So, what happened? I mean,
You were happy, and then, what else? Ayun, tapos nag-public na din ako ng Christmas. Nag-post ako ng picture namin ng Christmas. Mm. So up until Christmas, December, smooth sailing kayo. Yeah. There were no problems. Wala. Kailan nangyari ang unang problema? Meron akong ano, meron akong naalala na on the way to Pampanga din sa bahay nila. Nakainom din kami. We're just joke. Mainly kaming mag-play role eh. Wala lang. Nag-ano lang kami ng play role ng iba-ibang character kasi wala lang. Parang yun yung banding namin. At nagtatapunan kayo ng linya. Aha. Okay. Ganyan, nagbabatuhan kami. Tapos, kasi papunta kami ng Pampanga. So parang naglalokohan lang kami ng about ex, ganyan-ganyan. Nabanggit ko yung ex ko is from Nova Ecija. So sabi ko, sige na, parang hatid mo na lang ako sa ano, sa Nueva Ecija. Pero masaya kami nito ah. Masaya kami. Sabi ko, sige na, hatid mo ako sa Nueva Ecija, ganyan. Nagalit siya sa akin. Ang sabi mo? Doon ko na nakita na may pagka, ano siya, agresibo na, isang ganun, pag di niya nagustuhan yung sinabi mo, nagagalit siya ng mabilis. Ako naman, hindi ko inaano na galit siya. Kasi nagdo-joke-joke kami. Kasi siya, dino-joke niya ako sa ex niya. Hindi naman ako nagagalit kasi nagdo-joke nga tayo, kumbaga naglalaro tayo dito. Tapos yung pinaulit niya sa akin, sabi ko, habi, gatid mo ako sa Nueva Ecija. Parang ganun. Tapos, sabi niya, gusto mong balik. Gusto mong bumalik doon. Gusto mong bumalik doon. Nag-iba na nindok niya. Sabi ko, relax. Sabi ko, nag-ano lang tayo, nag-joke lang tayo, huwag kong seryoso. Nagagalit na siya. Hanggang sa malapit na kami sa bahay. Dire-diretso siya magsalita ng masasakit. Niyak na ako. Tapos na-shock na ako. So, binuksan niya yung gate. Kasi gamit namin yung car ko. Binuksan niya yung gate ng bahay niya. Bumaba ako ng car. Umikot ako. Pumunta ako sa drive. Ano, safe na. Uuwi na dapat ako. Pinigilan niya ako. Sabi sa ako, tabi ko, kahit natatakot ako. Ay, ba't ka ganyan? Sabi, hindi. Pag-usapan natin ito sa loob, huwag kang umalis. Sabi ko, ba't ka nagbumor? Kasi minumura niya ako sa car that time eh. Puta, mga bad words na ganyan. Pabalikan mo pa, niloko ka na nga. Ganun niya ako. Tapos, so nag-usap kami. Sabi na, yung sinabi ko sa kanya, ayoko nang ganun. Sabi ko, we always talk na nag-joke tayo, lagi tayong nag-uusap, lagi tayong nagbibiroan. Sabi ko, kung hindi mo nagustuhan yung sinabi ko, kausapin mo ako ng maayos, huwag mo ako murahin. Nag-sorry siya. Sabi niya, sorry, mainit lang yung ulo ko. Kasi alam ko yung ex mo yun eh, ganun-ganun. Sabi ko, okay. Sabi ko, sorry, mali ako. Pero... Sino ang mali? Kasi nabanggit ko nga daw yung Nueva Ecija. Sino ba yung... So, inako mo yung mali? Oo. Parang, para lang... Kasi siya pa isip niya na ex ko na yun eh. Kasi taga Nueva Ecija si... Maano siya eh. Parang, ayaw niya nang connected sa ex. Parang, nung naging kami, ayaw niya nang nairinig yung ex ko. Ayaw niya na. Pero siya, pa nagbabanggit siya sa ex niya, hindi ako nagagalit. Kumbaga, naiintindihan ko yun eh, kung nag-e-express ka ng ganun. So you never talked about your ex again pagkatapos ng incident na yun? No. So doon, sa pagkakataon na yun, pumasok kayo ng bahay, nag-usap kayo, at naayos naman yun? Mm-mm. Naayos naman na siya. Okay. Tapos yung pangalawa. Pag nagagalit siya, nung nagagalit siya sa loob ng auto, nagmamaneho siya, sabi mo nagmumura, minumura ka, I mean, mataas ang boses, anong klaseng galit? Galit. Na, and that was the reason why you cried. Sabi mo, umiyak ka. Oo. Sabi ko pa, hintong mo yung sasakyan eh. Hintong mo yung sasakyan eh. Kasi, yung boses na niya na malaki, tapos nagmumura, nakakatakot na eh. Natatakot na ako eh. Pero yun yung first major na away niyo? Mm-mm. Okay. Yun yung una. Hindi niya pa ako nasasaktan nun. Wala pang touch. Mura pa lang yun. Natatakot na ako sa kanya. Pero kinakalma ko nga siya sa ganitong usap. Dapat di ganyan. Dapat ganito tayo. We're not young anymore. Huwag kang masyadong childish. Mga ganun. What happened? So, naging okay.
Yung next na ano namin, sa bahay. Pero balik ulit, masaya ulit. Masaya ulit. Oo. Okay ulit ang buhay ninyo. Nag-Christmas, nag-New Year, meron ka bang mga naalala? I mean, you know? Christmas. Okay naman po. New Year's celebration is okay. And then, you were about to say something. Yung next is sa bahay ko. Sa bahay ko naman siya. Dito na sa Molino? Opo. Okay. Saya kami. May pinag-uusapan kami sa kaibigan naman niya. May friend kasi siya na parang dati pa may gusto sa akin. May crush. As in years na. Alam niya yon. So parang sabi niya sa akin na, love, alam mo si... Yung may crush sa'yo, sabi ko, oh, ano, bakit? Kasi crush niya yung friend mo. Sabi ko, may asawa na si, ano. Sabi, hanap mo na lang ng date. Tapos, sabi ko, sige, hanap natin ng date. Sabi ko, mabait yun, ganyan. Sabi ko, oh, nga, laging kwenta sa akin ni Trisha. Sobrang bait ng guy na yun. Ganun. Tapos parang nagbibiroan ulit kami na, ikaw, sino type mo sa mga kaibigan ko? Ganun. Tinanong niya ako. Sabi ko, wala. Siyempre, ikaw lang. Ano ko ba? Ewan ko, bilang sudden din sabi ko sa kanya, alam mo yung kaibigan mong yun, yung may gusto sa akin, sabi ko, kung di lang kita boyfriend, i-date ko yun. Sabi mo, i-date ko siya. It's a joke, diba? For me, it's a joke. Kasi nagjo-joke nga kami dalawa eh. Nagalit na naman siya. Tapos, may hawak siyang knife. That moment. Ginano niya sa leg. Kasi nagtatawanan kami nito ha. Nagtatawanan kami dito, boy. Nagtatawanan kami. May hawak siyang knife kasi may ginagawa siya sa CR ko eh. Na parang bidet. Ginano niya sa leg ko. Ginano niya. Anong sabi mo? Sabi ko, Kate. Anong nagawa mo? Gulat talaga ako. Baba mo yan. Hindi, ano sinabi mo? Kate, joke lang yun. Baba mo yan. Sabi ko, ano ka ba? Pinitawan niya, ganun. Siyempre, natakot ako. Sobrang natakot ako. Sabi ko, siyempre, nagpawisan na ako. Parang, umiiyak ako ng pinipigilan ko. Kasi baka mag-freak out siya, di ba? Kasi mainitin nga yung ulo niya. Sabi ko, shit. Lakad-lakad siya. Tapos yung ginagawa niya yung bidig, nabasag niya yung tiles. Kakapukpok niya. Parang doon niya inaano yung galit niya. Tapos di kami nagpapansinan. Tapos umakyat ako ng room, umiiyak ako. Kasi natakot ako eh. Sabi ko, my God. Sabi ko, ba't ganon? Tapos umakyat siya. Sabi ko, problema? Sabi ko, okay, uwi ka muna. Sabi niya, sorry. Hindi, uwi ka muna. Tawagan na lang kita pag okay na ako. Sabi ko, ano yung ginawa mo kanina? Sabi niya, sorry kasi akala ko, anong akala? Ay, nagbibiroan tayo. Ay, Kate, pag ako binibiro mo ako, may ganito ka, may gusto mo i-date si ganito. Kate, nagagalit ba ako sa'yo? Gabi ko sa kanya. Minumura ba kita? Inaano ba kita? Ay, nagbibiroan lang tayo. Sabi ko, di kung ganun, di wag mo ako biruin. Di rin kita bibiruin. Ay, nag-joke lang tayong dalawa. Sabi niya, sorry. Kasi pinaliwanagan ko siya. Kasi sabi ko sa kanya, may phobia kasi ako sa ano, yung mga ganyan. Ay, kaya ayoko ng away. Ayoko yung pag nag-aaway, nagmumurahan. Kasi yung sa ex ko nga, yung ganun, napaka-toxic, nakakatakot. Kasi nangyari na sa akin. Ayoko na. Umalis siya ng bahay? Hindi siya umalis. Tito boy, hindi siya umalis. Okay. Nandun lang siya. Anak, ang kasama mo sa bahay, ikaw lang? Mm-mm. Ako lang maid, tsaka driver. Alright. Nasaan ang parents? Dad ko nasa Pangasinan, mom ko nasa Batangas, separate sila. Okay. So, hindi siya umalis, nagbati uli kayo? Yeah, nagbati ulit kami, nag-usap kami. Mm-hmm. Ano to? Pag halimbawa nagagalit siya sa'yo, after a while nilalambing ka niya? Mm-hmm. Umiiyak siya. Umiiyak si Kir? Please don't leave me, please. Uh-oh. Ganun siya palagi. Pero ikaw, naniniwala ka rin naman dahil nakikita mo yung sinseridad niya. Mm-hmm. Nakikita ko naman. At mahal mo siya? Oo. So ano pa? Bago tayo pumunta doon sa March 17. March 17. What else happened? Na bumabalik at bumabalik sa iyong isipan? No, meron pa isa eh. Na nangyari. Birthday na to sa Palawan naman, February.
Okay. Nagpalaban kami dalawa. Pagod kami the whole day, nag-activate kami sa beach. As in, pagod ako. Tapos nag-dinner kami, nag-inuman kami dalawa, pero yung mga cocktail drinks lang. Pero pagod talaga kami the whole day. So, pagpasok namin sa room gabi na, dumiretso siya ng toilet para mag-shower. Tapos ako, nasa bed ako. Sabi, pagod ako. Hindi naman higang-higa. As in, nakaganyan lang ako. Tapos naiglip ako. Matapos siya maligo. Pumunta siya sa akin. Sinampan niya rin ako ng gising. Pak! Baya, po, tutulugan mo lang ako. Birthday ko, dito tayo sa Palau. Tutulugan mo lang ako. Ako naman, parang, ako sinampal! Kit! Malamang pagod ako, pagod tayo! Nakaiglip lang ako! Sabi sa kanya, hindi ako matutulog, nakaiglip ako, pagod ako. Ano ko sinampal? Ang sabi niya, paano siya nag-react nung sinabi mo, pagod lang ako, nakaiglip ako? Sabi niya, hindi, lagi kang ganyan, sabi niya sa akin. Gusto niya makipag-sex that night. Of course, I want to, di ba? Pagod ako, pagod lang talaga ako. Gusto ko magpahinga. And then sabi niya, ayaw mo makipag-sex sa akin. Sabi ko, hindi sa ayaw ko. Kit, pagod lang ako. Ang dami natin ginawa the whole day. Pero bakit mo ako sinampal? Tatry ko lumabas ng pinto. Hindi niya ako pinapalabas. Ginano niya yung pinto. Ba't saan ka pupunta? Ba't ka lalabas? Papahangin ako, Kit. Hindi ako makahinga. Ikaw alam ko anong problema mo. Nangyay kang ganyan, nangyay kang ganyan. Hindi niya ako ginaganan. Tulak. Hindi, dito ka lang. Dito ka lang ka pwede lumabas. Sabi ko, please. Hindi ako makipag-away. Sabi ko, may mga ibang guest dito. Gisigawan na kami. Ayaw niya ako palabasin talaga eh. Hindi pa rin ako nakalabas. Naayos na naman ito. Hindi kami nag-usap. Natulog kaming hindi okay. Pero pinapaliwanagan ko siya. Umiiyak siya. Sabi niya, sorry. May ano, sorry. Sabi niya, ito problema ko talaga yung anger ko. Lalo sinasabi pa niya? Oo. Na may anger problem siya? Mm-mm. Okay. Actually, sinabi niya na sa akin yung dati pa. Kaya hindi nga siya masyado umiinom. Kasi pag nakainom nga siya, parang iba yan siya. Iba yung mood niya. Pero ang daming red flags. Ang dami. Hindi ka ba natakot, Ana? Ba't hindi ka umatras? Mahal ko, Tito Boy, eh. Saka tinatry ko, eh. Tinatry ko siyang tulungan. Not to be, like, fixed na ayusin ko siya, diba? Gusto ko maitindi sa kanya na... Kasi I know naman na may tiwala siya sa akin, eh. Na wala akong sasabihin masama sa kanya, eh. Diba? Papangaralan ko siya, sabihin ko sa kanya, Kit, huwag ganyan. Kit, tigilan mo yan. And did you feel na nakikinig sa'yo? Sometimes, yes. Meron naman. Pero pag nakainom ng marami, iba. At naniniwala ka na mababago mo siya? Naniniwala? No. Ako lang? Ibig sabihin, pag nagsasabihan ka, nag-aaway kayo, pinupush ka niya, pero pag nagpapaliwanag ka, meron ka bang paniniwala sa sarili mo na kaya kong baguhin ang lalaking mahal na ito? Lalaking ito na mahal ko? Sa akin, hindi, Tito Boy. Hindi eh. Kasi ang sa akin, makinig ka man o hindi, basta sinabi ko sa'yo. Pero hindi ka ba natakot? Why did you continue with the relationship? Kasi I thought na magbabago talaga siya. Yun yung sinasabi ko. May paniniwala ka na magbabago siya. Uh-huh. Sinasabi ba niya pag umiiyak at nagpapaliwanagan kayo na I wanna change, I wanna uh-huh. do something with my anger problem? Uh-huh. Sinasabi niya. Sinasabi niya. And naniniwala ka? Hindi. Hindi? Totoo, hindi. Pero sinasabihan ko siya na you need help. Pag sinasabi mo yan, ano ang kanyang reaksyon? Yung last, yung dito sa Palawan, sabi ko sa kanya, Kit, kailangan mo ng help. And he said? Sabi niya, yes, kailangan ko na talaga. Ano nang galing naman ito sa'yo? He wanted to have sex. Pagod ka. Hindi ka naman pinilit sa Palawan makipag-sex during that night.
After nung nagsagutan na kami, wala namang ganun. Natulog na lang natulog kayo? Natulog na lang kami. Na hindi nag-uusap. Okay. Sa mga labas ninyo, when you go to restaurants, when you go to Palawan, when you go to hotels, sinong nagbabayad? Sometimes me, sometimes me. Oo. Share yun. Naman, share naman. Kung sino ang meron. Oo. Napag-usapan natin itong mga hindi kaaya-aya na mga nangyari sa buhay ninyo bilang partners. What are the best things naman about Kit? The best thing? Oo. Kaya mo siya minahal. Yun, Tito Boy, ano siya sa akin? Lahat sinasabi niya. Okay. Tinatry ko kasi siyang mag-open eh. Siya yung taong keep, kinikip niya lahat. Yun yung sa pagkakilala ko sa kanya. Appreciate mo yung honesty na yun. Oo. Kasi okay. Hindi lahat ng tao marunong mag-express ng feeling eh. Kung bad man yan, sad, or mad, happy, hindi kaya i-express ng ibang tao yan eh. So, inaano ko siya. Pag kinakusap ko siya ng kit, alam mo, pwede ka mag-open sa akin. Lahat pwede mo sabihin sa akin. Nung first na ginanon ko siya, umiyak lang siya sa akin, hindi siya nagsalita. So, sabi ko, meron to sa loob na tinatago. So, may mga times na nakakapag-open siya sa akin. At gusto kasi gusto mo ko siyang intindihin. At gusto mo yun? Oo. Dahil gusto mong maintindihan siya? Gusto ko siyang intindihin. Kung ano yung pinanggagalingan niya, bakit ganun siya. Ilang beses mong na-mention na kayong dalawa umiinom. Mm-mm. Pag umiinom kayo, ano yun? Tequila? Wine, usually wine. Wine, usually. Ano to? Hanggang malasing? Nalalasing talaga kayo? Hindi naman. Ah, hindi. Hindi naman. Uh-oh. May moment kaming ganun, pero karamihan hindi talaga lasingan. Base sa kwento mo kasi, kadalasan kayo lang dalawa. Mm-hmm. So you don't go out with other friends. Halimbawa sa Palawan, kayo lang dalawa. Opo. So walang ibang mga kasama? Lumalabas kami with his friends, my friends. Lumalabas kami. Pero okay. Pagka lumalabas kami, hindi talaga siya umiinom. Papainom siya ng kaibigan ko or kaibigan niya. Pero siya mismo, hindi siya iinom. Decision na yun. Mm-mm. Dahil alam niya na pag siya'y nakainom, iba yung mood niya. Yeah. Pero you had happy moments together. Meron po. You had happy moments. Mm-mm. Maraming nagtatanong, Ana, dahil napakabukas na ng kwentong ito, di ba? At isa sa pinaka-importanting tanong, sino ba si Ana Halandoni? Who are you? Actually, nag-start lang talaga ako as a modeling. Sa model lang. Like, typical na sa mga brand, makeups, damit, car show, tanduay. Yung freelance model. Doon ako nag-start. And then, yung syempre, marami na akong nakikilala. Meron akong naging kaibigan na nagsabi sa akin, alam mo, Ana, total, kasi maano ko eh, ma-PR ako, makwento ako, marami akong malalaman. Kumbaga, magbenta ka ng mga sasakyan, total, may liga sa sasakyan. So, natuto ko niyan, mag-ahente ng sasakyan, tapos magbenta ng mga condo, naging agent ako, sa mga bahay, ganyan, mga ginagawa ko, Tito Boy. Tapos, year 2019, na itawag ako ni Coco Martin sa Provinciano naman. Napasok ako doon. As in, wala akong parang workshop, wala lahat. Sinalang ako. Doon ako nag-start. Tapos sabi ko, noon nandun ako, pasokin ko ba showbiz? Kasi kumikita naman ako ng pera eh. Kumbaga, happy ako kung ano yung ginagawa ko. So, papunta ako ng state noon. Meron akong bakasyon with my best friend. May shooting naman ako sa Provinciano. So, na hindi siya natuloy. Kasi pinili kong magbakasyon. Kasi syempre, nakabook na ako dun eh. Malaki yung naging gastos namin, nalang masayang. Syempre, so, tinuloy ko siya. So, hindi natuloy, ano? Mm-hmm. And then, nag-pandemic nga tayo. Kinontak naman ako ng Viva. Kinuha naman nila ako. Nung kinuha nila ako, nagpirma ako sa kanila. And then, nag-start na akong pumasok ng showbiz na. Sa labas ng showbiz, sumikap ka, kumita ka ng sariling pera, natuto ka magnegosyo, dumiskarte. Para saan? Breadwinner ako, Tito Boy. Sinusuportahan mo ang pamilya mo? Sinusuportahan ko. May mga pinaaaral ka ba? May
Meron po, dalawang pamangkin na inampon ko na din. Kasama mo ba sa Molino? Nasa daddy ko na po sila ngayon. Sa Pangasinan. Pangasinan. So, kumikita ka ng pera, nagtatrabaho ka, para masuportahan mo ang iyong pamilya. Apo. And also were, for me din. Yeah, and you were able to buy that house in Molino. Mm-mm. Matagal na po yung bahay ko dun. 2009 pa yan. Okay. Yeah. Ano yun? Napagtrabahuan mo rin yun? Mm-mm. So napasok ka, yun ang buhay mo. May kapatid ka? Meron po. Bunso ako eh. Ilang kayo? 4. Lahat sila? I mean, constantly nakikita mo pa rin? Apo. Anong reaksyon nila sa mga pangyayaring ito? Galit sila. Oh, yes, I remember. You spoke about Marie, no? Mm-hmm, Marie. Right. Oh, na kasama mo sa press conference. Yes, sa press conference. Galit sila. Opo. Kilala nila si Kit. Opo, pinakilala ko si Kit sa kanila. Ana, punta na tayo doon sa March 17. Bakit kayo nagdesisyon na pumunta sa Tagaytay, sa wellness spa? Tama na. Sino yan? Sino ka ba? Sino ka takilala? Tama na. Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below. And you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking.